Magandang hapon po, magandang araw, magandang buhay. Tanggad sa pagkakataong ito na meron naman po akong chance na makapagbahagi po sa inyo. Tatlong bagay lang naman po ang gusto kong i-share po sa inyo just to finish my day. And I will not finish my day without sharing even just a little bit of encouragement, a little bit of something to ponder, something to think about. And alam ko po na ito'y magbibigay ng kalakasan po sa atin, ng paalala po sa atin kung anong nararapat po natin gawin. So ito ay, number one, do not stop praying. Hindi po tayo hihintong mananalangin kasi sabihin man po natin na kahit tayo na po ang napakamayaman na tao sa mundo, tayo ng pinakamaganda, pinakagwapo, you know, pinakamataas na position sa government, sa company, or to whoever, kailangan po talaga nating manalangin ng manalangin. Kasi alam natin na pag nananalangin po tayo, ina-acknowledge natin yung kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay, na kailangan natin siya, na wala tayong magagawa sa ating buhay na matagumpay, na victorious kung wala po siya sa atin. So pag nagdadasal po tayo, yun ay we're allowing Him to intervene, to move in our lives. Kaya importante po yun sa pag-aalay po nating ating buhay. And every day, sa araw-araw po nating pamumuhay, kailangan po natin siya. Kailangan natin siyang i-welcome sa ating buhay para sasamahan niya tayo sa ating buong maghapon at tayo magiging mananagumpay. And pangalawa po ay yung do not stop believing. Mananalig at mananalig talaga tayo sa Kanya sapagkat ang lahat ng Kanyang mga pangako ay yes and amen sa Kanyang mga anak. Romans 10:11 sabi niya, everyone who believes in Him will not be put to shame, will never be disappointed. So kailangan po natin yung faith po natin talagang nakatalaga po sa Kanya, na kahit dumaranas na po tayo ng matinding pagsubok, alam natin nakasama siya at paniniwalaan natin ang Kanyang mga salita, ang Kanyang mga pangako. So kailangan po na nagbabasa po tayo ng Kanyang salita para alam po natin ang Kanyang mga pangako, para alam din po natin, i-claim natin sa Kanya at ibabalik natin sa Kanya. Kasi sabi niya, ang mga taong nananalig na nanampalataya sa Kanya, sabi niya, hindi sila mabibigo. So hindi tayo bibigo ng Diyos kung ang mga pangako niya na ating natunghayan ay ibabalik natin sa Kanya pag nandoon na tayo sa pagkakataong iyon na nararanasan na po natin yun. Say, hindi natin kaya kung sa sarili natin ang pagharap ng mga pagsubok, ng mga problema na talaga namang matindi. Hindi po talaga natin yun kung sa sarili nating kakayahan. Pero dahil sa kasama natin siya, tayo ay magtatagumpay. Amen? So, pangatlo po ay yung huwag tayong humintong magpatawad. Kailangan po nating magpatawad. Kasi kung nagpapatawad po tayo, yun ay favor na ginagawa po natin sa ating sarili mismo. Kasi kung sa totoo lang naman, kung hindi ka nagpapatawad, hindi naman ikaw ang advantage doon eh, kundi ikaw ang nagpapahirap sa sarili mo. Bakit ka mo? Kasi kung full of bitterness ka inside, pagdating ng gabi, syempre, sa bawat araw na sa buhay mo, isip ka ng isip dahil nire-reminis mo yung pangyayari, inaalala mo yung mga naganap na sa sitwasyon na yon, na bakit nangyari yon, bakit ganun ang asal niya, bakit ganun ang ginawa sa akin, bakit ganun ang pananagot niya sa akin, bakit ganun ang sinabi niya, bakit ganun, puro bakit, bakit, bakit. So hindi na natapos yung pag-iisip mo hanggat sa hindi ka na makatulog, hanggat sira na yung mood mo, hanggang sa pati mga sinasabi mo, yung reaction mo towards your family ay hindi na maganda, kasi dahil sa bitterness inside mo. Yun ay dahil sa hindi ka marunong magpatawad. Wala sa iyo yung understanding, wala sa iyo yung lubusang pangunawa sa kanilang katatayuan. Pero kung i-release mo yun, patatawarin mo siya, patatawarin mong sino mang taong nagkasala sa iyo,
you are making a big favor for yourself kasi makakatulog ka na, makakakain ka ng maayos, magiging masaya ka, magiging magandang pakitungo mo sa iyong pamilya, at yung mood mo talaga namang you are energetic, you are joyful na mamuhay sa araw-araw na yung pamumuhay. Hindi ka pabigat, ikaw ay blessing, ikaw ay masayahin na kasama, hindi yung lagi na lang tulala, tahimik, na walang iniisip kung kausapin ay moody o yung sagot ay hindi maganda. Yun po ang mga consequences kung hindi tayo marunong magpatawad. Pero kung nagpapatawad po tayo, Matthew 6:14 ang sabi niya doon na kung ikaw ay nagpapatawad, patawarin mo yung mga taong nagkasala sa iyo, patatawarin ka rin ng ating Diyos na buhay, patatawarin ka rin ng ating Diyos na Ama. Amen? Pero kaya importante po yun. So, unang-una, matuto po tayong magdasal. Magdasal po tayo lagi. Sabi nga, 1 Thessalonians 5:17, pray unceasingly. Unceasingly, non-stop. Maganda man ang iyong katayuan sa buhay, sagana ka man, o nagtatagumpay ka man, manalangin ka pa rin. Anong pananalangin ang gagawin mo? Magpasalamat ka at pinabibinayayaan ka ng Diyos ng ganyang tagumpay. Pero alalahanin po natin na hindi natin hawak ang lahat ng sandali. Ang sandali lamang ang ating hinaharap ay hawak ng Diyos. So kung hawak ng Diyos ang ating buhay, kailangan talaga nating dumulog sa Kanya, isanggunin natin lahat sa Kanya ang lahat ng bagay dahil Siya lamang po ang nakakaalam. Pangalawa po na sinabi ko kanina, do not stop believing. Paniniwalaan talaga natin ang lahat ng Kanya mga pangako. Na ang sinabi naman niya na talagang marami tayong daranasin mga pagsubok dito, mga trials, mga pasakit, mga kahirapan, pero sabi niya, dinanas naman niya lahat ang mga yon. So, he is a good example para sa atin. So, since napagtagumpayan niya, mapagtatagumpayan din natin kasi kasama na natin ang banal na Espiritu Santo na siyang ibinigay niya po para sa atin, na siyang magkabay, tumulong, na i-guide tayo, turuan tayo sa anong dapat nating gawin. At yung pagpapatawad, you're doing it for yourself. So, I've done that. Kahit mabait ka man o masama ka man, hindi maaalis na meron talagang hindi mapiplease sa'yo. Meron talaga tayong enemy yung against sa'yo talaga. Either na against sila sa'yo dahil masama ang ugali mo, against sila sa'yo dahil nagtatagumpay ka, o against sila sa'yo dahil yung tagumpay mo, hindi po nila tagumpay, jealousy ba? Yung inggit, something like that. Hindi naman natin talaga alam kung anong kadahilanan ng ating mga enemies, pero tulad nga ng sinabi ko kanina, magpatawad po talaga tayo lagi. Kung gusto rin po nating matanggap ang kapatawaran ng ating Diyos na buhay sa langit. So yun po ang tatlong bagay lang na aking gustong ma-share po sa inyo. Sa napakaikli, pero I believe po na sa inyo man din, aaminin din po ninyo na talagang importante ang mga bagay na to. Kung matuto po tayong manalangin, nananalangin lagi, paniniwalaan talaga natin ang tulong natin ang magmumula sa Kanya. Our help comes from heaven above, sabi niya, the maker of heaven and earth. And if you wanna be forgiven, kasi hindi po natin alam ang ating buhay, at ang buhay po natin na hindi lamang po dito sa lupa. Meron pa po tayo pagdating ng pag namatay po tayo, doon pa lamang po ang simula ng totoong buhay. So alam po natin ang ating patutunguhan kung tayo nagpatawad, doon po tayo sa Diyos. Kung hindi naman po, doon po tayo sa kabila. To the wide road leading to destruction. At ayaw po natin yun. Eternal destruction. Ayaw po natin yun. So, ang gusto po natin yung makasamang ating Diyos na lumikha po sa atin pag tayo po ay nawala na po dito sa lupa. So, napakahalaga po talaga yun. Napakahalaga. Maliit o malaking kasalanan, kailangan po nating ipagpatawad po yun. Dahil tayo man din po ay nagkakasala ng maliit o malaki at pinatatawad din po yun ng Diyos sa atin kung ito'y hinihingan natin ng kapatawaran.
Kaya kailangan din po natin yun talaga na examine ourselves kung meron pa po tayong hindi na ihihingan ng kapatawaran o na i-confess. Kailangan po natin yung i-confess. Kailangan natin ma-clear para ma-clear ang ating conscience. Na everyday naman po nagkakasala po tayo, but everyday din kailangan din nating humingi ng kapatawaran. Kailangan natin bago tayo matulog, hindi tayo matutulog na hindi na napapatawad, make sure na hindi tayo napapatawad ng Diyos. Like, kukonvict naman po niya tayo eh kung meron tayong alitan o meron tayong samaan ng loob, something like that. Or meron tayong naisip o meron tayong nagawa na alam natin na hindi tama dahil nakukonvict naman po tayo, makukonsensya naman po tayo. Hingan talaga natin kaagad ng tawad para tayo ay mapayapa. Para pagising natin kinamagahan, panibagong buhay muli, panibagong challenges, panibagong victory. Dahil kasama natin siya. So ang araw-araw natin, lagi natin i-declare na ang pangako lahat ng Diyos, ang mga promises niya, i-claim lagi natin and find out kung ano talaga yung kanyang mga pangako, paniwalaan natin at magkipag-partner tayo sa Holy Spirit para matupad ang mga bagay na yun dahil ang lahat ng mga pangako niya, sabi niya ay yes and amen sa totoong mga nananalig at nanampalataya sa kanya. So, yun lamang pong aking message-share po sa inyo and hopefully, this is just very short, pero hopefully, nakapulot po tayo ng aral na maaring makapagpaalala po sa atin, makapag-encourage po sa atin, makapagpalakas ng ating pananalig, pananampalataya sa Kanya at para maging matagumpay tayo sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. We give God all the glory. Amen. God bless you all. Bye-bye.